Jalen Green and Kai Soto is clearly two of the best Filipino players out there. Pero kahapon ay nagpakita ng patunay si Green kung bakit mas better siya kay Kai Soto. Well, itong video na ito ay marahil medyo iba kumpara sa nakaraang mga videos natin about kay Kai. Dahil hindi lang puro magaganda ang tatalakayin natin ngayon. Pero syempre, ipagtatanggol ko pa rin siya sa ilang mga bashers niya. Noong pinanood ko muli ang video, masasabi ko na hindi talaga maganda ang laro ni Kai Soto rito. Marami siyang sinablay na tira, ilang turnovers at kung ano-ano pa. Ito ang pinupunto ko noon sa mga nakaraang videos natin. Kapag nasanay siya sa mga mahal nating kababayang Pinoy na hindi matatangkad, hindi athletic, ay maninibago talaga siya. Oras na mga matatangkad, mabibilis at athletic na ng mga players ang mga makalaban niya. Kaya ganito na nga lamang siguro ang naging resulta ng laro ni Kai Soto. Kaya malinaw na kailangan ng umalis ni Kai sa bansa upang masanay na sa ganitong klaseng kompetisyon yung makalaban ng mas madalas ang mga mahuhusay na players sa labas ng ating bansa na Pilipinas. Para sa akin, unfair para kay Kai na maliitin na lamang siya ng mga kapwa niya mismo Pinoy pagkatapos nga siyang dakdakan muli ni Green. Jalen Green is on a different level, mga pare ko. Isa siya sa mga top prospects para sa 2020 NBA draft at may posibilidad pang maging number 1 draft pick. At nga pala, MVP rin siya ng under 17 ng FIBA World Cup 2018. Ibang-iba talaga to, mga pare ko. Sayang nga lamang talaga at malabo na sa ngayon na makalaro siya sa Gilas as a local player. Isa na sa mga dahilan ay nakapaglaro na nga rin siya sa Team USA. Pero yun nga, mga pare ko, si Jalen Green ay nasa ibang level nga. Kaya sana ay huwag i-bash si Kai Soto dahil lamang sa dakdak na iyon. Kahit na mga sikat na mga NBA players ay nadadakdakan pa rin. Kahit na mga manalakas na NBA players ay natatalo at natatambakan pa rin. Pero hindi ibig sabihin nun ay mahina sila, wala na silang future, o hindi sila magaling. Pero kapag hindi naman sumabay at umiwas lang, sasabihin takot o ayaw mapanis. Kapag sumabay naman at nadakdakan, sasabihin weak, hilaw, mahina, lampa at iba pa. Pero kapag nakatapal naman, sasabihin wow, ang galing. Hinug na si Kai, Junel. Pang NBA talaga. Future talaga to ng Philippine basketball. Most of Filipino fans today only care about the results. Kapag hindi ka nagtagumpay, nasabihan ka nilang bust, mahina, pang PBA lang, o kung ano-ano pa. Pero kapag nakamit mo, todo support naman sila na parang nakasuporta na sila simula nung una pa lamang. May ilang mga Philippine basketball fans na wala talagang pakialam sa proseso at may pakilamang sa resulta ng mga gagawin mo. Look at Kobe Paras. Todo support nung umpisa pero nung hindi nagtagumpay, grabe ang trato sa kanya ngayon ng mga fans. May ganun talaga eh. Kapag hindi ka nagtagumpay, baliwala ka na sa kanila at ibababa ka pa. Sa aking opinion, magaling na to si Kai Soto para sa isang 16-year-old na player na nasa Pilipinas lamang nagtitraining ha. At saka nung World Cup, maganda ang nilaro nito kontra sa ilang mga bansa sa Europa, Africa at iba pa. Patunay na kaya niyang sumabay sa mga players ng iba't ibang mga bansa. Ang kailangan niya nga lamang ay mahuhusay ng mga kakampi, kailangan masanay sa ganung kompetisyon at proper training syempre. Kai Soto is the future Philippine basketball for me. Pero balik nga tayo sa game nila kontra kanila Jalen. Naging sobrang predictable kasi sila eh. Sa pag-inbound pa nga lamang, yung ibang gwardya ayaw nang gumalaw at halatado kapag kay Kai talaga nila ibibigay. Miski pwede sa iba, ayaw ipasa. Pero ganun talaga, mga bata pa naman to at talagang magkalayo ang agwat ng skills, talent at experience ng magkalaban na ito. At saka may mga lahi yung mga nasa kabilang team at iba talaga ang training ng karamihan sa kanila sa labas nga ng Pilipinas. Iba ang level ng kompetisyon dun eh. Iba rin ang level ng mga nakakalaban nila doon nga sa US. Pero hindi naman sobrang sama ng laro ni Kai kontra nga sa Film USA. May ilan rin na na-foul trouble dahil sa kanya at minsan nga ay dino-double team o triple team rin siya. Ang alam ko nasa foul trouble noon si Joron Artes at si Kai Balungay. Ganon nila dinipensahan si Kai. Dahil feeling nga nila ay susundot-sundot lang ang ibang teammates niya at si Kai talaga ang i-score ng matindi. At yun nga, natalo sila dahil sobrang predictable ng team nila.
yung mga teammates niya. Panakanaka lang ang scoring habang si Kai ay hindi naman makatanggap ng bola ng maayos. Buti na nga lamang at nakakakuha pa ng foul itong si Kai at nakaka-score sa free throw. Pero yung free throw shooting niya hindi rin maganda noong larong iyan. Ibang-iba sa mga karamihan sa mga laro niya na mataas ang kanyang free throw percentage. Ganun talaga, may mga ganyan talagang laro na hindi talaga para sa inyo at hindi niyo talaga kaya. Pero natambakan man, nadakdakan man ay hindi ibig sabihin nun ay hindi na magiging mahusay na player si Kai at hindi na matutupad ang pangarap niyang maging NBA player sa hinaharap. Kaya tama na ang pagkukomento ng makakasakit lamang sa player at sa halip ay sumuporta magtagumpay man siya o hindi. Matupad man ang pangarap niyang maging NBA player o hindi, siguradong napakalaki ang maitutulong niya sa Philippine Basketball, sa FIBA at Olympics kung pala rin man balang araw. Yun mga pare ko, please like the video kung nagustuhan nyo. Mag-subscribe na rin. This is the Aldi Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye bye.